Ang dami hong nagtataka, ang dami-daming gustong kumuha, pero bakit nga ba naubos na? Agad-agad, 10 buildings naman ito. At ano nga ba ang hiwaga, kababalaghan, ang daladala no, ng project na ito dito sa Angeles City, Pampanga, ang Now Residences? Ito po ang ating kasagutan tungkol sa bagay na yan. Isa pong magandang araw po sa ating lahat. Araw man ng undas, pero dito sa channel na ito, hindi mamamatay ang ating komunikasyon. Maibigay lang po ang lahat ng mga SMDC updates na kailangan niyong malaman. Ako po si Justin Arceda and welcome back to my channel. Ngayon po ay araw ng undas. Unang araw po ng November, November 1, 2022. Sana po ay ipanalangin po natin itong ating mga kamag-anak na yumao. And syempre, napagkailan man tayo ng long weekend dahil sa bagyong paeng, okay? Ang importante ay ligtas pa rin po, no? Ligtas pa rin po tayo dito mismo sa Pilipinas. Okay, ipanalangin din natin lahat ng mga ano no, lahat ng mga binaha, binagyo no, sa lahat po ng mga kabayan po namin sa iba't ibang bansa. Nako, ipanalangin niyo po kami dito sa Pilipinas. And for today's video, napaka-importante po itong video na ito. Ito pong project na ito ay punong-puno ng misteryo. Punong-puno ng misteryo at kababalaghan. Okay, kung bakit nga ba nawala na lang agad bigla itong project ng SMDC. Ang tinutukoy ko po mga kaibigan ay ang Now Residences located in Angeles City, Pampanga. Ang dami hong nagtataka, ang dami-daming gustong kumuha, pero bakit nga ba naubos na agad-agad? 10 buildings naman ito, 1,700 units, pero naubos agad sa isang iglap. Okay, pag-uusapan nga natin ano nga ba ang hiwaga, kababalaghan, ang daladala no ng project na ito dito sa Angeles City, Pampanga, ang Now Residences. May mag-o-open pa ba or talagang sold out na itong Now Residences? Magsimula po muna tayo dito sa Now Residences about sa kanyang project details and information no. So si Now Residences ay located mismo sa Angeles City, Pampanga. Na-launch po siya July 26, 2022. Bago-bago, July 26. At mayroon siyang land area na 33,312 square meters. Napakalaking lote dyan mismo sa Now Residences. Mayroon po siyang 10 buildings. Sa bawat building ay mayroong 174 units. Average po is 44 units per floor. Ang mga binibenta po dito mga kaibigan, okay, studio units na kung saan sobrang konti lang talaga ng mga studio natin dito. Kung building, 12 lang po ang ating studio units. Studio units, okay? Ang studio and units naman ay umabot sa 69 units lamang. Ang one bedroom unit ay nasa 1,660 units. Kung pagsasamahin, 1,741 units. Ang turnover po nito ay June 2027. Nung July 26, ito po naaalala ko po ito mga kaibigan, nung kami po ay naabisuhan ng SMDC na maglo-launch na nga po ng 3 buildings. First 3 buildings po ang nailaunch agad sa Now Residences. Ito po ang Building F, Building G at Building I. From July 26, nagkaroon po kami ng manual holding. Marami hong kumuha. Kaya dahil sobrang successful po ng Now Residences, okay, sobrang successful ang inventory ng bentahan, noong August 2, napag-desisyonan ng SMDC na mag-launch po ulit
ng panibagong buildings, no? So kung nalunch nga po itong building F, G, and I, nagdagdag po si SMDC ng building A, E, F, and J. Apat na buildings po ang kanyang nailaunch. Noong August 11, doon po nilaunch ang building B, C, and D. Huling tatlong building po na nilaunch ni SMDC. Kasabay po noon, nagbigay po ng email or memo si SMDC na sa lahat po ng kumuha ng building A, E, F, G, H, I, J, magkakaroon po ng price increase na 1.5%. Kaya talaga sa lahat ng mga kumuha ng mga kliyente dyan, congratulations. Pero hindi po ito umabot sa building B, C, and D. Dahil ang memo nga lang po ng 1.5% ay nasa A, E, F, G, H, I, J. So, after po nang nalunch itong building B, C, and D ng August 11, dumating po yung time noong I think mga September, mga kaibigan, bigla pong nag-sold out ito pong now residences. So, naalala ko pa may mga kliyente ako talaga na nag-i-inquire talagang kung may available pa nga ba, may mga iba pa nag-message sa WhatsApp. Alam niyo yung pakiramdam na nakikiusap na sila. Dahil nga gustong-gusto talaga nila kumuha ng now residences pero wala na nga talagang available. As a consultant, nasa point ako ng mga panahon na yun na iniisip ko, bagong project, maraming talaga nag-reserve, and then sold out agad, pero may makireopen after a month. Pero wala talaga. Umabot na po na October, nagtapos ng November, wala pa rin nare-reopen. So, mahigpit talaga pagkakayakap ng mga kumuha before sa now residences. Ang tanong ng bayan, meron pa nga ba mare-reopen or magkaaroon pa nga ba ng available units sa now residences? Ito po ang ating kasagutan tungkol sa bagay na yan. Hindi ko rin po alam. Oo, hindi ko rin po alam mga kaibigan. Totoo lang po, no? Ako po ay consultant lamang. Gaya po ng mga consultants na inyong nakakausap, kahit ako din po, hindi ko rin po masabi kung may mare-reopen pa ba sa now residences. Pero one thing for sure, isa lang po na sigurado ako, maswerte yung lahat ng mga nakakuha sa now residences. Okay? Kasi nga po, majority po sa lahat ng mga nakausap po talaga, actually may ma'am nag-i-inquire din po dito na talagang nagtatanong sila ng okay na bang i-flip yung property kasi ubos na nga yun na ang residences. Okay, mga ganun mga tanungan na nag-flip ng property, di ba? Okay, so maganda po ito sinyala sa lahat ng mga early investors na kumuha. Okay, pero ako nainiwala po ako as a consultant, nainiwala ako na somehow ako nainiwala ko magkaaroon din talaga ng reopen sa now residences. Kapit lang talaga sa mga naghihintay ng now residences. Maghintay lang kayo. Okay, maghintay lang po tayo. Malay naman talaga natin, no? Meron talagang magkaaroon na talagang para sa atin. Ito pa pala, gusto ko din palang sagutin itong isyong ito, no? Kasi may mga kliyente na nag-reserve, no? Or nagbigay ng mga cheque na 15,000 just to reserve the units and now residences. Kung hinihingan po kayo ng consultant, ng inyong consultant, ng reservation check. Dahil po, pag mga may reopen talaga, kailangan talaga nating mabilisang maiayos ang mga dokumento para makakuha ng unit. Okay, gaya na nga lamang itong now residences, sobrang hirap po. At pag may nare-reopen talaga, sobrang nanginginig kami pag may nalalaman kami may mga nare-reopen. Kasi syempre, parang hopefully, makuha ito ng kliyente namin. Pero yeah, syempre, hindi nga namin alam kung kailan magkaaroon, no? Ako, ang ma-advise ko, if you really trust your consultant, I suggest magkaroon din na agreement na kung hanggang saan aabot itong RF kong ito. Ako as a consultant, hindi ka talaga namin alam kung hanggang kailan magkaaroon, no? Pero kung kayo ang magbibigay ng ultimatum kung ilang buwan nyo kailangan maghintay o ba to, kung after a month nang kakaya nyo maghintay, and then well, sige. Pero kung ayon na magpaano, ako ginagawa ko talaga to,
ibalik na lang ang reservation fee. Okay? Kasi syempre, parang ayoko din maisipan ng hindi maganda for that small amount of 15,000, ibalik na lang ang reservation fee. So, I am very open sa ganung bagay. Pero, sabi ko nga, kung talagang mahal mo ang project na ito, you are very excited, you really love, you really want this project, you really like this project, huwag niyong sukuan. Kasi meron talaga. Okay? At bibihira po ito, yung tipong isang project na sa loob lang ng isang buwan, sold out agad. Okay? Ako, for me, huwag niyong sukuan. Okay? But then again, it's up to you kung saan yung peace yung heart, saan kayo may peace sa heart nyo, then follow your heart, wala akong problema. Okay? Pero, sa lahat po ng mga kliyente na kukuha ng Now Residences, make sure, may gigil talaga ako. Make sure na ang kausap nyo, accredited international property specialist sa SMDC. So, kami po, lahat ng mga memos namin, memos ko, memos ng SMDC na nilalatag namin sa inyo, pare-pares po kami, uniform kami, hindi kami pwede magkaiba-iba. Iisa lang po ang aming memo na sinusundan. Okay? Uulitin ko, kung may kausap po rin sa SMDC, make sure na itong taong to ay trusted, credited, broker man yan o ano, specialist man yan, kailangan tiga SMDC. Please, mag-ingat po tayo, dahil sobrang laki ng SMDC, minsan, ay naku. Sobrang ako talaga nanggigigil talaga ako sa mga ganyan-ganyan mga gusto ko lang mag-end dito, sasabihin ko. Meron man ma-open or wala man ma-open sa SMDC Now Residences, one thing for sure, isa lang po sigurado ko, sobrang successful ang project na ito. At sa lahat po ng mga nakakuha sa SMDC Now Residences, congratulations. Ang galing nyo. Oh, sobrang galing nyo. At sa lahat naman naghihintay, kapit lang po, sabi ng tertiary. Dahil ako naiiniwala ako, up to this day, naiiniwala ako, magkakaroon pa ng available sa Now Residences. Okay? Kung ayaw nyo ng Now Residences, meron tayong mabalakat ng pagkat, cheerful homes too. Diba? Yun. Sold out po yun, pero yung mga nare-open. Okay? Meron akong end unit na available, baka gusto mo, ayan, i-PM niyo po ako. So, yun lang po mga kaibigan, sana po nakatulong po itong video na ito para sa lahat po na mga kumuha, sa lahat po na mga naghihintay, sa lahat ng mga interesado sa Now Residences. Announcement po sa lahat po ng mga kaibigan na rin dyan sa Singapore, abakan niyo po kami on November 16 to November 30, andyan po ang aming team. Lilipad po ang aming team dyan po mismo sa Singapore. Naku, sana po ay magkausap tayo, magkape tayo, at tutulungan po namin kayo kung ano nga ba ang magandang project, magandang katuwang na project for passive income dyan po dito po mismo sa SMDC. Once again po, maraming salamat po sa ipanood mula sa simula hanggang dulo. Please don't forget to subscribe to my channel, Justin Archena-SMDC-TV, for more videos and updates. At sa aking pang mga social media accounts, Facebook page, TikTok, and Instagram. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, see you again next time, okay? Stay safe and happy investing, everyone.